Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yung mga kasama po natin dito, natatandaan nyo yung araw na ito ay nagbabatian ng Happy Three Kings. Kaya bati muna kayo, Happy Three Kings. Happy Three Kings po. Yan. So, andito na naman po kami at kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka. Ang isang oras na talakayan pagninilay tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw po na ito. Ngayong araw na ipinagdiriwang natin ng Epipanya. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dicesofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa. Of course, mga paborito po ito ng sambayanan. www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Rodel Pagdinawa, ng inyong Bulakenyong seminarista. Brother Jimmy Reyes po, ang inyong pong seminaristang Tagalog. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, sa ating talakayan, tayo po muna ay mananalangin at pangungunahan po tayo ni Brother Jimmy. Ligay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa araw na ito, sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, kami ay humihingi ng inyong pagbabasbas upang sa aming pagninilay-nilay sa iyong salita, aming madama ang iyong pagmamahal. At naway maibahagi rin namin itong pagmamahal na ito sa iba. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat pamilyang nakikinig sa araw na ito. Huwag niyo po silang pababayaan at puspusin niyo po sila ng inyong pagpapala at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay aming iniling sa pamamagitan ni Kristong namubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ngayon, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin po ni Brother Rodel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Apuri sa iyo, Panginoon. Pagkapanganak kay Jesus sa Bethlehem sa Judea sa panahon ni Haring Herodes, dumating sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Nagtanong sila, "Nasaan ang bagong hari, ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang pagsikat ng kanyang tala sa silangan at naparito kami para sambahin siya." At sinabi nila, "Sa Bethlehem ng Huda, sapagkat ito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi ikaw ang pinakaaba sa mga angkan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno, siya ang magiging pastol ng aking bayang Israel." Kaya lihim na tinawag ni Herodes ang mga pantas at hiningi sa kanila ang mga impormasyon tungkol sa sumikat na tala. At sa kaniya sila pinapunta sa Bethlehem at sinabi, "Pumunta kayo at alamin ang tungkol sa bata. Pagkakita ninyo sa kanya, pumalik kayo sa akin para makapunta rin ako sa kanya at makasamba." Umalis sila pagkarinig nila sa hari. Nagpauna sa kanila ang tala na nakita nila sa silangan. At umigil ito sa itaas ng lugar na kinaroroonan ng sanggol. Labis na natuwa ang mga pantas nang makita nilang muli ang tala. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol kasama ni Maria ang kanyang ina. Lumuhod sila at sumamba at binuksan ang kanilang mga mamahaling dala at hinandugan siya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira.
at nag-iba sila ng daan pag-uwi nila sa kanilang lupain dahil bedelinan sila sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, Brother Jimmy, sa pangunguna sa dasal. At maraming salamat sa pagbasa sa ating Ebanghelyo ngayong linggo na ito, Brother Rodel. At muli po ay ipinapaalala na tayo po ay napapakinggan sa radyo natin Gimba, 105.3 FM at radyo natin San Jose, 103.3 FM. And of course, sa mga live streaming natin sa www.diocesofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa sa www.facebook.com/manaligka2006. So napakinggan po natin ang Ebanghelyo at ito nga po yung kwento ng tinatawag na pagpapahayag, pagpapakita ng ating Panginoon. At itong araw nga po na ito ay traditionally tinatawag natin na Three Kings, ano? Tapos pinangalanan pa noon yung Three Kings. Sino na yung Three Kings, brother? Si Gaspar, Melchor, at Baltasar. Ayan, kaya nga po yung batian nga po natin ay yung tinatawag na Happy Three Kings nung bata ako. Pero ngayon po, kapag ipinapaliwanag ito, ay sinasabi ngayon na Epifania. Kaya yung pong mga may pangalang Panyang dyan, Panyong, Paning. ay kinuha po sa pagdiriwang sa araw na ito, nang ibig sabihin ay yung anong sabi mo kanina? Pagpapakita. Pagpapakita at pagpapakilala ng ating Panginoon. At ito po yung tatalakayin natin mamaya sa pagbabalik natin sa programang Manalig Ka. Keep it.
Babalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Rodel Paglinawan po. Seminary San Tagalog, Brother Jimmy Reyes. So ngayong araw po na ito ay bago po namin simulan ang aming pagninilay, ay hahandugan po muna kayo ng isang awitin nitong aking kasamang dalawa. At sasabayan ko po. Kasi meron pong kanta noon, yung Tatlong Haring Mago. Yung nauna, yung Tatlong Haring Mago. Kasi nga, hindi ba ngayon, pinag-ninilay natin yung Three Kings. So pakinggan po ninyo ang mensahe ng aming awitin. So hinahanda pa po yung background music namin. Walang lyrics there. Nauna ang tatlong haring mago, nagbigay ng mga regalo. Simula na ito ng kagandahang loob ng mga taong naging Kristiyano. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko ay ating ipagdiwang, at itangin ang pagsilang ni Jesus nating minamahal. Habang tayo'y nabubuhay, ang Pasko ay ating ipagdiwang, at itangin ang pagsilang ni Jesus nating minamahal. Ako po, namamasko po. So brothers, ay ngayong araw na ito ay huling araw daw na pwedeng magbigay pa ng regalo. Opo. Kaya kung nakikinig po tayo, yung mga kasama natin sa radio, sila Kuya Mars, sila Brother Frankie, pwede pang ipaabot yung mga regalo sa atin. Ano? Actually Father, ang paniwala ko nga po sa nung unang panindo ho, lalo sa bukid, ngayon ho talaga yung pinagdiriwang yung Pasko. Wow. Sa mga bukid daw, lalo sa Bulacan. Sa bukid ngayon. Hindi pa taga-bukid ka rin, taga-bukid. Naman. O kaya bigyan mo kami ng pamasko. 2025. Hindi 25. Sa mga bata daw yun. Buntot, buntot ng Pasko. Habol no? Pa. So, pwede pa kong umabol. Merry Christmas pa rin. At ito nga po yung pinagdiriwang natin. Naririnig nga po natin yun, yung Three Kings na yan, di ba? Tapos, yung... Makikita mo na itong tatlong haring mago na ito na sina Melchor, Gaspar, Baltasar ay nire-represent nila yung tinatawag na lahat ng lahi. Dahil sabi nila mayroon daw akong kakulay dyan, mestizo, ganyan. Maitim, mayroong maputi, may hilaw. Apo. Tapos brother, sinasabi mo mayroon silang mga daladala na mga regalo. Apo. Ano yung meaning ng daladalang regalo? Ang dala daw po ng tatlo ay ginto, frankincense at saka mira. Hindi Frankenstein na, hindi Frankenstein. Frankincense. Okay. Incense. Okay, incense. So ito daw pong ginto ay simbolo ng pagkahari ni Kristo. Hmm. At ang insenso ay simbolo ng kanyang pagkapari. Yeah. At ang mira naman po ay simbolo ng kanyang pagtubos dahil sa kamatayan. So napakahalaga pala yun. Ano? May meaning pala yung mga inalay nila. No? Alam niyo nga yung pananaw nga noon, yung tignan mo yung simula ng Ebanghelyo, yung hinahanap nila yung asan yung bagong hari ng mga Hudyo. Kaya tignan mo ano, kung itong mga hari na ito, yung kung pinapangalanan noon na tatlong hari, sila hari na, iniwan nila yung kanilang kaharian, tapos ay hinanap yung tunay na hari. Kaya makikita mo yung itong si Kristo talaga na King of Kings. Hari ng mga hari. Oo. At siguro napagandang pagnilayan yung kaya ganun hinanap. Asan yung bagong hari ng mga Hudyo? Maganan. Ang napakahalaga, yung makilala natin siya bilang hari para pagharian din niya tayo. So yung napakahalaga itong pagdiriwang na ito, na makilala natin na meron palang napakahalaga. Kaya lang, yung nga, no, kaya maraming hindi kumilala na siya ay hari dahil yung pagdating niya hindi bongga. Mm-hmm. Ikwento mo nga paano lang isinilang ito, yung napakasimple, di ba? Napakasimple ho, at katunayan nga, o sinasabi nga ho, ng mga biblical scholar, yung kanyang pinagsilangang bayan, yung Bethlehem, natatandaan ko sinasabi ng professor ho namin sa biblical theology,
yung kumbaga daw ho, sa lingwahe ng kabataan ngayon, yung Bethlehem, parang Bethlehem Kadiri. Kasi ano siya, yung parang sobrang payak na bayan na imposibleng may mangyaring, may manggaling doong maganda. At doon ho mismo isinilang ang ating Panginoon. Na bukod nga ho sa Bethlehem, hindi ito isinilang sa malaking palasyo, kundi pinili niyang isilang siya sa isang simpleng tahanan ng mga hayop. At ang pinaglagyan ho sa kanya, yung sinasabing sabsaban. Yung sabsaban ho, yung pinagkakanan ng mga hayop. Lalabangan, ano? Labangan. Pero napagandang simbolo yun, ha? Pinagkakanan ng, pinagkakainan ng mga hayop. Kasi later on, inalay din niya yung sarili niya bilang isang pagkain. Opo. Iniwasay mo yung Bethlehem, ano? Yung parang yung tinapay, ano? Oho. Sinasabi ho, nung araw daw ho, ang Bethlehem ay tinatawag din nilang tahanan ng tinapay. Nga ho, nakita ko nung nabasa ko yun eh. Dahil si Jesus magiging tinapay ng buhay. Ayan, no? So, napakahalaga, no, na makilala talaga itong Jesus na ito. At ito nga po, yung pagbinabasa mo naman yung gospel, ay makikita mo na ang description ay pantas. Opo. Mago. Anong tawag, ano? Mago. Yung mga, ano? Marurunong. Yung pinagtatalunan ho natin kanina, astrologer tsaka astronomer. Okay. Iba yung astrologer sa astronomer. Ayun. Oho, pag sinabi nga sigurong astronomer, ito yung talagang mga nag-aaral ng mga planeta, mga ano. Pero astrologer, nagbabasa ng yung sign ng mga stars, di ba? Yung combination ng mga stars. Then, may meaning yon sa buhay. Kaya napakahalaga rin na tignan itong mga pantas na ito. Kasi tignan mo ha, ako yung believe nga sa kanila, dahil ito mga marurunong na tao, no? At tapos, pinag-aralan nila yung mga senyales at dahil sa karunungan nila, na-search nila, nakilala nila, na meron palang dapat natuklasin. Kaya ngayon yung nakakalungkot, sabi nila, marami daw mga scientists ngayon na hindi natutuklasan kung sino yung lumikha ng mga pinag-aralan nila. Ano? So yun yung nakakalungkot ngayon eh, dahil kuminsan yung karunungan ng tao, hindi pala kuminsan matutulungan ka para kilalanin yung napakahalaga. Kundi ilalayo ka pa para maging pilosopo kuminsan. At sana nga po, lahat ng karunungan, yung hamon siguro ngayon, lahat sana ng karunungan ay yung idirect ka, bigyan ihatid ka na o ihatid ka, na matuklasan mo talaga yung pinakamahalaga sa lahat. At syempre, yung pinakamahalaga sa lahat, yung ating Panginoon. Kaya yung nga, kuminsan, ano, yung maririnig mo yung maraming mga napakatatalinan ng mga tao, pero tanungin mo, nagsisimba po ba kayo? Hindi pala hindi pala nagsisimba. Ako nga po, merong karanasan eh. Nagbigay ako ng kwan, ng recollection nung nandito ako sa San Jose. So binigyan ko mga kwan, mga teachers, merong tinatawag pa ng mga principal. Tapos yung tanong ko sa kanila kung ilan yung nagsisimba pag-araw ng Linggo. So nakakalungkot, makikita mo yung iilan lang. Sabi ko, tignan mo nga naman, ano, minsan eh, yung katalinuhan, yung alam na alam, pero hindi naabot, natuklasin kung ano yung napakahalaga. Kaya ito po siguro yung hamon sa atin. Sana nga, lalo na po ngayon, yung tinatawag na mga high technologies na yan. Yung mga high technology, hindi sana makatulong sa atin para lumayo tayo sa Diyos, kundi makatulong, halimbawa yung mga text na yan, para makilala natin yung ating Panginoon. So, kanina sabi nila, meron na daw trivia yata na nare-receive about the Pope. Yung SIM card, no? Hindi niya nagamit. So, i-advertise nyo. I-advertise mo, brother.
Inaanyayahan po namin kayo na bumili ng SIM card ng Smart na ano nga tawag dito eh, para sa Pope Francis ano? Pope Francis. Na dahil dito sa SIM card na to, bibigyan tayo ng mga impormasyon tungkol kay Pope Francis at saka yung kanyang magiging mga aktibidad at saka yung kanyang mga paalaala araw-araw. At pagkaraan daw po ng pagdating ng Santo Papa dito sa Pilipinas ay patuloy natin itong magagamit sa Diocese ng San Jose sapagkat dito i-announce yung ating mga diocesan gathering, diocesan activities. Mm-hmm. So napakalaga po yan, yung motivation nga po, yung katulad nga po ng tatlong pantas, yung mga mago. Sana nga yung magamit lahat ng mga katalinuhan, lalo na sa technology, lalo na yung mga kabataan, no? Ang galing-galing nila sa mga ganyan, mga gadget na yan. At ito nga yung hamon sa atin ngayon. Kaya tignan mo, pati po yung simbahan, pati yung mass media ng Radio Veritas, no? Talagang minomotivate na sana magamit nga yung mga SIM card na yan para sa usapin na pananampalataya. So yun po yung napakahalaga ngayon. And of course, tayo rin po yung sana talaga di kain natin sa buhay na lalo pang makilala si Jesus. At lalo na ngayon, napakaganda nga po na pag nagkuhan ka sa internet, yung i-search mo lang, halimbawa, on faith, about the history of Catholicism, yung mga ganon, marami kang matutuklasan. Marami kang matutuklasan. At ito yung hamon ngayon, dahil sa totoo lang po, hindi ka totoong matalino kung hindi mo kilala si Kristo. Matuklasan yung pinanggalingan ng katalinuhan. Kaya source of wisdom. Oo, yung source of wisdom, yung matuklasan po natin na yun. At ito nga po, nung pumunta itong tatlong pantas, ano? Apo. So makikita mo itong tatlong pantas, talagang very humble sila na nagpatira pa at sumamba sa ating Panginoon. Siguro sinasabi nila, Lord, saludo kami sa iyo. Saludo kami sa iyo. So yun po, yun yung satisfaction nung mga marurunong nung makilala po nila yung source of wisdom. Kaya ito nga po sana. Kaya nga tayo, di ba, yung pagiging balikhandog natin, yung balikhandog members ng ating diocese, yung pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng talino at yaman. At pagbibigay ng yaman. At ginampanan lahat 'yon ng tatlong pantas. Pagbibigay ng panahon. So you imagine na gaano katagal 'yan na nagbiyahe. Ano palagay niyo, gaano kaya talaga 'yan nagbiyahe? Sa camel, napakabagal maglakad pa naman ng camel. Biro mo 'yan, yung pag-aaksayan nila ng panahon na ibigay 'yon para sa ating Panginoon. And of course, yung talino nga nila, yung parang biro mo yung pagtuklas nila na na-intriga siguro sila, no? Bakit kakaiba itong tala na ito? At nung, ganun naman daw eh, kapag pinagsusumikapan mo daw lalo na alamin kung sino si Jesus, lalo ka naman lalo na hinahatak, nai-intriga at nagkakaroon ng interest na lalo pang tuklasin tong yung ating Panginoon. Kilalanin. Oh, yung may panghatak na ganon na talagang lalo kanyang minomotivate na kilalanin mo siya. Pero yung mahalaga, yung kabukasan nga po ng pagiging bukas ng puso ng bawat isa. At yun, yung paglalaan talaga ng iyong panahon, yung will mo, yung talent mo. Kaya ngayong sa kanila, di ba, panahon, talino, yaman. Yung yaman dahil meron silang gift. Apo. Na inalay talaga sa ating Panginoong Diyos. Kaya siguro yun po yung mga motivation natin sa mga lalo na yung mga estudyante, motivate nyo nga yung mga kabataan kasi napopokus lang kuminsan sila yung ginagamit yung karunungan doon sa mga subject nila, mga ganun. Pero yung nagkukulang sila yung pagtuklas ng napakahalaga, kaya hindi dapat paghiwalayin niya, no? Yung napakahalaga nga dito, kahit anong profession ka man, hindi pwede na solo profession lang na ganun.
yung alimbawa nasa politics ka, kailangan pasukan mo rin yung pananampalataya. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng ihiwalay yon. Alimbawa nasa academe ka, hindi lang pwede yon, kundi pumasok ka rin sa tinatawag na pananampalataya. Kung nasa business ka, kailangan pumasok ka rin sa pananampalataya. Kung nasa kwan ka, sa sports, hindi lang puro sports. Pumasok ka rin sa pananampalataya. Kung astronomer ka o astrologers ka, kailangan pasukan mo rin yung tinatawag na pananampalataya. Kung politician ka, government official ka, kailangan pasukan mo rin yung tinatawag na pananampalataya para makilala mo, mapahalagan mo yung pinakamahalaga. Huwag nang yan, Father. Parang kanina narinig ko sa inyo yung play of words. Yung si ang Panginoon ay nagpakilala, ipinakilala, at tayo ay hinahamon siya ay ipakilala. Mm, yung nagpakilala siya, kinilala at tayo hinahamon. Hindi, pakilala. Pakilala. So, napakahalaga yon. Play of words eh, no? Pero ang lalim. Sa inyong hamon nga sa atin na mga Kristiyano ngayon, actually, yun ang tatalakayin natin sa susunod, kung papaano sa buhay natin ngayon, so kilala na natin siya, nagpakilala siya, papaano natin ngayon ipapakilala yung ating Panginoon. At ito nga yung kahulugan ng tinatawag na ipipanya. Yung ipapenya, yung pagpapakita ng ating Panginoon, pagpapakilala niya, at napakahalaga nga na makilala siya para maipakilala din natin sa ating kapwa. Kaya minamahal na mga kapatid, huwag muna po tayong alis at magbabalik ang programang Manalig Ka. Babalik po ang programang Manalig Ka, ang inyong pong kapsa, paring Ilocano, si Father Bong Romano po.
Ang seminaristang Bulakenyo po, si Brother Rodel. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. So muli po, babalik po kami. Pakitignan nyo nga po yung mga membro po ng pamilya nyo kung merong pangalan na Epifania. So binabati po namin kayo, feast day po ninyo ngayon. Si Nanang Panyang, si Lolo Panyong. Ano pa yung isang sinabi mo kanina, brother? Paning. Si Paning. So, ito po, ibig sabihin po ng Epifania ay yung tinatawag na pagpapakilala. Pagpapakilala ng ating Panginoon. Pagpapakita. Pagpapakita, pagpapakilala po ng ating Panginoon. Pakiulit mo nga yung Play of Words kanina. Nagpakilala ang ating Panginoon, kinilala natin siya at tayo hinahamong ipakilala siya sa iba. Ayun, so napakahalaga. Pero yung nga po, yung hamon na yan, yung kilalanin siya ay napakahirap. Yung brother, may minemensyon ka kanina, yun ang failure ni yung hari, si Herodes. Opo. Oo. Mahalaga din po kasing pagtona ng pansin siguro yung intention natin, yung bakit gusto natin makita si Jesus. Yung sa Ebanghelyo, nakita nga natin na gusto rin makita ni Herodes itong batang ito. Pero ang intention niya ay para patayin yung bata. Pero magandang pagnilayan din yung intention ng tatlong hari, na yung tatlong mago o yung tatlong pantas na naghahanap kay Jesus. Bagamat mahirap yung kanilang paglalakbay, pero yung intention nilang makita itong haring ito, hari ng mga hari, na dahil sa alam nila na ito yung magbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan, ito rin yung magbibigay sa kanila ng sabihin nating tunay na kayamanan. Kaya nagsumikap silang makita ito. At kaya nga nung nakita nila ito, sila ay napuno siguro ng ligaya, ligaya at pagpapala mula sa Panginoon. At yun nga po, yung ito namang si Haring Herodes nga, ang nasa isip lang niya kasi yung paghahari niya. At nung narinig niya na meron palang isinilang na hari, yung insecurity niya, yung nakapagpigil na rin sa kanya para pagsumikapan din sana niya na maging opening na yon para makilala niya yung bagong hari. Kaya lang nangyari, lalo siyang nagsara. At alam natin yung mangyayari, hindi ba yung tinatawag na Kapistahan ng Ninos Inocentes. Opo. Grabe yun, ha? Mm-hmm. Yung tinangkarin na patayin yung sanggol. Lahat ng firstborn. Talagang gusto na pigilin yung tinatawag na pag-aari ng Diyos. At ito po siguro, dito po tayo nire-remind. Dahil ang napakahalaga kung paano po tayo na maging instrumento ngayon bilang nakakakilala sa ating Panginoon, na maipakilala po siya natin lalo. Siguro, ito siguro yung magandang pagnilayan natin. Sa palagay ninyo, sa kasalukuyang panahon, paano yung mga pwede nating gawin na maipakilala natin yung ating Panginoon? Ako pa rin nung nakaraang simbang gabi, hindi ako po kung nabanggit ko na to dati. Di ho ba kapag kasimbang gabi, parang meron tayong mga seasonal Catholics eh, no? Na nagpapakita kapag kasimbang gabi, punong-puno mga kapilya, punong-puno mga simbahan. So naisip ko, napakagandang pagkakataon to para mag-catechize. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ko ho, every after po ng yung prayer after communion, bago yung final na pagpapahayo, nagbibigay po ako ng katisismo sa lahat ng pinuntahan kong kapilya. Yun nga ho, may mga nagsisimba sa kapilya na nagustuhan kasi napakaganda nga daw na nakikilala nila ang ating pananampalataya, nadadagdagan sila ng kaalaman. Pero may malungkot din po na may mga ilan naman na ayaw ng ganun kasi nagugutom na sila. yun ho yung laging ano ko ho, ipakilala si Jesus sa pamamagitan ng pagtuturo ng tungkol sa kanyang sa ating pananampalataya. Sa akin naman po, Father, naalala ko yung isa homily ni Bishop minsan, yung ang pagninili niya ay yung tungkol sa ebanghelyo na ito, yung sinasabing breaking the boundaries. Yung idea kasi nito ay yung pagninili niya nanggaling doon sa
ano ba yung kahulugan ng pagpapakita ni Jesus, yung pagpapakitang ito? Sinasabi na yung pagpapakita ay nung nakita ng tatlong hari, itong haring ito na si Jesus, siya'y naging hari hindi lamang sa isang sa bayang Israel, kundi ito yung katuparan ng kanyang paghahari ay para sa lahat ng tao. At na-break, parang gustong i-break ng Panginoon lahat ng division na meron ng bawat gusto niya ma-reconcile yung mga Hudyo at mga Gentiles. Siguro doon sa pagninilay ni Bishop Malyari, yung mahalaga din daw sa ating sarili na maalis daw yung mga biases, yung mga nagdi-divide sa atin sa ibang tao. Kasi kapag meron daw palang mga biases, ito yung nagiging hadlang para maipakita, maipakilala ang Panginoon sa iba. Magiging normal yung relationship, pero may times na pwedeng maging plastic nga yung relationship kung hindi tatanggalin yung mga biases. At sabi niya, yun daw yung pinakamahirap tanggalin sa isang tao, yung biases na yun sa kapwa natin. At kapag hindi daw natin natanggal yun, yun yung magiging block, stumbling block para maibigay natin yung ating sarili sa iba at maipakilala si Jesus sa iba. Ako yung mga homily ko ngayon, yung napaka-practical, sabi ko, yung lalo na itong New Year, yung nagbisa ng Midnight Mass, sabi ko, kasi kami ng mga pare ko, minsan may tendency kami na yung mga holy mili namin nakalutang, mga gano'n, mga eschatology, hindi naman naintindihan, sabi ko. At yung nakikita ko, sabi ko, nagkukulang talaga tayo yung paano natin talaga ini-implement o maisabuhay yung mga faith natin. Kaya sabi ko, pwede ho ba, sabi ko dun sa mga taga Muñoz, pwede ba gumawa po tayo ng common na yung New Year's resolution? Sabi ko sa kanila, sabi naman, ano yun, Father? Sabi nga, sige, sabi ko, ito, sabi ko, seryoso ako dito, sana itong 2015 ma-implement lahat ng Katoliko sa buong Muñoz. Una, sabi ko, yung lahat sana ng pamilya ay magdarasal bago kumain. Napakasimple, no? Pero... At pinag-task ko sila, Birmo, sabi ko, sino talaga sa inyo yung nagdarasal bago kumain? Wala mang 10 pamilya. Ganon yung nangyayari. Kaya tayo naman, we presume na kapag nag-homily tayo, nagdarasal na itong pamilya na ito lahat ng nagsisimba. Pero hindi pala totoo. Kasi ako nga po nalulungkot dahil nitong Christmas season, sinusurvey ko nga kung sino yung nagsisimba. Alimbawa yung mga nakakalungkot, one time, 50 siguro yung nagninong at ninang. Biro mo yung nagtaas lang ng kamay nung tinanong ko kung sino yung nagdarasal bago kumain. Dalawa. At alam mo kung sino yung dalawa na yon? Dalawang bata. Jesus Maria. Dalawang bata. Sabi ko ganyan, totoo, sabi ko, kayo nagdarasal ba? Opo. Sinong nagturo sa iyo? Yung nanay ko po. Ikaw naman, yung nanay ko po. Pero yung taas nila ng kamay na ganyan, parang tinitignan nila yung mata na, bakit kami lang nagdarasal? Bakit itong napakaraming matatanda hindi nagdarasal? Kaya sabi ko, alam nyo, iniisip ko ngayon, sabi ko, yung para talagang, bakit napakahalaga kasi yung magdarasal bago kumain? Para maipakilala natin si Kristo dun sa pagkainan na kasama siya. Kaya sabi ko, alam po ninyo, iniisip ko ngayon, maglalagay lang ng tarpaulin sa paligid ng simbahan natin ang nakalagay doon isama sa pagkainan si Kristo, magdasal muna bago kumain. Baka napakasimpleng mga catechism talaga naman ganun. And of course, pangalawa, sabi ko, yung isa pa na pare-pareho sana tayo ng New Year's resolution, yung magsimba tuwing araw ng Linggo. At ito yung, tignan mo, tagal na nating pinipreach, pero hanggang ngayon, seasonal pa rin yung mga Catholic. Mga seasonal pa rin. Kaya ito nga po yung nakakalungkot ngayon, kaya sabi ko, siguro magko-concentrate doon, yung dalawa lang na yun, itong buong taon na ito. Tapos i-check talaga kung dumadami ba talaga yung nagsisimba. At ito nga po, nung after that na hinohomily ko nung simbang gabi yun,
kanina ay nung kahapon nung nagkaroon kami ng Bible sharing sa mga lay minister, sabi niya ganun. Siya yung nag-share yung sa lay minister yung faith experience niya ganyan. Alam mo, Father, sabi niya, nung pong pinagtataas ninyo kami ng kamay kung sino yung regular nagdarasal bago kumain. Nahiya pa ako sarili ko noon, sabi niya, kasi isa ako sa ninong noon. Hindi ko maitaas yung kamay ko kasi sa totoo lang, hindi naman ako nagdarasal bago. Lay minister na yun, ha? Lay minister na yun. Kaya yung hamon ko nga sa kanila, ilan pa kayang lay ministers ang hindi nagdarasal bago kumain? At kung dadagdagan mo pa, ilan kayang katikista yung hindi nagdarasal bago kumain? Father, nabanggit niyo yung katikista, no? Doon sa ikalawang sinabi niyo, magsimba kong linggo. Di ba ang kasunod nun, at pistang pangilin? Oo. Muntik na ho akong nadali nun. Di ba ako kung minsan yung pinagbibigay niyo ng input sa katikista nung ako'y nasa Munyos, ano ho? Yung hiya ako sa sarili ko dahil itong December 31, nakakatakot magsimba dahil alam niyo sa amin sa Bulacan, gawaan ng paputok eh. Mm. Pagka ikaw ay lumabas ng daan paggabi, nakakatakot dahil hahagisan ka talaga. Parang nanunudyo yung mga tao, no? Hahagisan ka talaga ng paputok. Nakakatakot magsimba sa gabi. Sa umaga naman, hindi ka makasimba kasi puyat. Kaya sakripisyo, pipilitin mong magsimba doon sa hapon. Pag hindi ka nakasimba, nakakahiya ho sa sarili ko. Ako yung nagtuturo doon sa mga katikista. Yung mismong basic ng pananampalataya, ako mismo hindi ko kayang gawin. Pinilit ko ho talaga magsimba. Dahil mapapahiya ako sa sarili ko. At yung nga, yung, alam mo yung nga, yung nakita ko nung January 1st, makita mo talaga na hindi puno yung simbahan. Hmm. Takot to eh, no? Hindi, hindi takot. Puyat. 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 Oh, tapos hindi priority. Mm-hmm. Hindi ayun priority. Oh. Hindi, yung pa naman, ano? Oo. Oh, hindi na naintindihan na yun ay day of obligation. Kaya sabi ko, siguro talagang dapat na i-catechize. Kasi, tignan mo ha, hindi lahat ng lay minister doon ay nagsimba. Hindi lahat ng katekis ay nagsimba. Hindi lahat ng apostolado ng panalangin ay nagsimba. Hindi lahat ng members ng mandated organization ay nagsimba. Ang ibig sabihin, dito sa mga immediate na kasangganan natin, hindi pa talaga katekis sa kung paano na talagang isakatuparan yung mga faith na ganyan. Tapos yung nakakatuwa din, yung may nag-share doon sa sharing namin ng mga lay minister, sabi nga noon, kakain daw silang ganon ng tanghalian. Tapos yung sabi ng isang lay minister, nandun yung anong tawag doon, yung anak ng ay nanay, tatay ng manugang niya, balae. So di yun daw balae niya ay parang kakain na hindi nagdarasal, sabi daw nung apo. Ay, sandali po. Hindi pa kayo nagdarasal. Kayo, hindi pa rin nagdasal. Dasal muna tayo bago kain. Sabi daw nung bata na 3 years old. 3 years old yata. So, ang gaganda ng mga sharing nila nung nag-sharing kami. Tapos yung isa naman, yung isang apo. Ay, sabi po ng pare, magdasal muna tayo bago kumain. Pero mo yung mga bata, yung sila yung sumiseryoso sa mga naririnig nila na mga ganun talaga. At ito nga po, ito siguro yung hamon sa atin ngayong 2015, papaano natin maipapakilala talaga na may impact itong si Jesus. Yung maipakilala na may impact itong ating Panginoon. Alam nyo, meron din akong maliit na karanasan. Nung Friday, ay nililinis namin yung likod ng kumbento, yung doon sa may laundry. Di, sabi ko doon sa kasama kong bata, yung si Mark, yung sakristan. Sige, magwawalis ako. Yung portion na yan, sabi ko, lagyan mo ng bato. Bumili kasi kami ng kulay puti na mga bato. Pagsama mo yan, yung itim na bato at saka puti. Sige, Father, sabi niya, maliit na bata, pero napaka-smart eh. Alam niyo, nung tinitignan ko, nung ginagawa niyang ganun, inilalagay niya yung puting bato, Jesus. Oh. Jesus. Tapos, tamang-tama nung natapos niya, sabi ko yung sa kasama kong nagdadrive sa akin, yung pinsan ko si Ricky, oy, isama mo si Mark.
para may kasama kayo, papareper niyo yung sakyan sa San Jose. Tapos iniwanan niya yung kapatid niya, si Gemma. Sabi niya, ituloy mo yan, sabi niya. So, lagyan mo ng Christ. So, kaya ngayon, na ituloy niya. Pero tignan mo, ano, yung bata, kung minsan nai-inspire siya na ilalagay yung ganun, yung Jesus. So, talagang bumilib ako. Yung sabi, inspiration yun. Yung maiisip ba naman nung bata na basta yung sabi ko lang, sige, lagyan mo yung dekorasyon mo. Kaya sabi ko, wag niyong alisin yan. Para lahat ng kuan ng makakakita ay makuan nila. Lalo na yung mga youth doon, sila nagkukan. Eh, makikita nila. Sabi ko nga, yung mga youth doon, tignan nyo, natalbogan kayo nung isang maliit na bata. Biro mo, yung pala yung impact, tagal nang pinapalinis sa inyo nung lininis namin eh. Hindi lang pala yun, sabi ko, nalinis, kundi na i-evangelize pa tayo ngayon, nandun. Simpleng pagpapakilala kay Jesus. Oo. Kaya yung mga lay minister, nung nakita nila, ang ganda, sabi nila, yung nakalagay yung pangalan ni Jesus. Kaya ito po yung hamon sa atin, ng Epipanya, nagpakilala yung ating Panginoon, siguro tayo gumawa ng mga maraming mga activities, maraming mga maliliit na bagay din na may pakilala talaga yung ating Panginoon. Yan na po talaga yung mission natin. Yung role natin as Christians na kumikilala at nakilala at nakakilala sa ating Panginoong Diyos. So wag muna po tayong alis dahil magbabalik pa po ang programang Manalig Ka. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kabsat, paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Ang seminaristang Bulacan niyo po, Brother Rodel Paglinawan. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. So pinagnilayan po natin ngayong linggo na ito, yung pagdiriwang natin ng kapistahan nga po ng Epipanya. At ito nga po, nagkaroon nga po ng development evolution. Una nga po, nakilala natin yung tatlong hari, sila Melchor, Gaspar, Baltasar. And then, yung pinagtuunan natin yung gospel, nakita natin na tinatagurian sila na pantas, tinatagurian sila na mga mago, mga matatalino, mga marunong,
na natuklasan nila sa kanilang katalinuhan, yung napakahalaga sa lahat, yung ating Panginoon. And then of course, yung kahulugan po ng Epipanya na yung ating Panginoon ay nagpahayag, nagpakita, nagpakilala. Pero ang napakahalaga nga po, yung kilalanin siya para maipakilala din po natin siya sa iba. At ito po yung role natin ngayon, to catechize people sa kahalagan ni Kristo, to evangelize people para lalo pong mapalapit sila sa ating Panginoon. At ito rin po yung mission natin, siguro yung mga personal individual mission natin, para makilala yung ating Panginoon, para mahalin yung Panginoon at paglingkuran yung ating Panginoon. Kaya sa araw po na ito, muli, binabati po namin kayo ng ano na yung, Happy Three Kings, tapos maligayang kapistahan ng Epipanya. Ganun, ano. Hanggang ngayon, di pa mabitaw-bitawan yung Three Kings din, di ba? Dahil parang mas madali na bigkasin yung pagbati. So, ano man po yung pagbati po ninyo, sana makita po natin ng pinupunto lang po dito yung kahalagahan ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. Okay po, at ngayon ay yung portion na bibigay po namin ng aming mga pagbati sa inyo. Brother! Binabati ko po ang mga tagagapan, partikular ang parokya ng Tatlong Hari sa Gapan, na kung saan na doon din ho ang shrine ng Our Lady, ano nga yun? Divina Pastora. Ano ho? Ayan ho. Binabati ko rin po ang mga taga-katedral ng San Jose, lalo na po ang mga laiko ministro na nagbigay sa akin ng simbahay. Kaya ho ako ay muli nakapagbabahagi ng maayos, sapagkat may pinagkukunan, may minababasa. Binabati ko rin ho ng Happy New Year lahat ng mga nakikinig, partikular ang mga taga Muñoz, taga Karanglan, taga Santo Domingo at taga Pantabangan kung saan ako ay naglingkod. Brother Jimmy. Ganyan din po, binabato ko rin po ang mga tagapakinig natin sa Rizal, Nueva Ecija, sa ganyan din sa Karanglan at Muñoz at Nampikwan. At ganyan din po, binabati ko rin po yung mga lay ministers natin sa San Sebastian Martyr Parish sa Muñoz at saka yung mga kabataan natin dyan. Habol po, Father. Yeah. Kinukongratulate ko po si Reverend Elect Paul. Oh. Dahil ho, nung nakaraang araw ay... kasi yun ang tuksuhan ho ngayon eh, Reverend Elect. Kasi malapit na po ang ordination pwede niya, January 24. Pwede na siya tawagin Reverend, no? Pwede na. Oo. Kasi ang ano siya, di ba, nung kahapon. Kahapon. Admission. Admission, oh. The candidacy. Parang ganun ba yun? And congratulations, Reverend Paul, for ordination as deacon. Sa January 24, Father. Sa January 24. Congratulations, Brother Paul. Bago yung title mo, ano? Reverend Elect. Apo, ako naman ay bumabati sa, of course, yung mga parishioners po namin dyan sa Muñoz, lahat po ng mga nakikinig sa buong parokya. At ganoon din yung isang kaibigan, nagtatampo na si Mylene. Batiin mo si Mylene. Mylene, Happy Three Kings. Ayun, yung nasa Cayman. Cayman Island. At may secret siya, sasabihin ko sa'yo mamaya. Parang alam ko. Tapos, binabati ko po yung mga kamag-anak ko sa Bunol. Mga Romano family po dyan. So, sila kapitan, yung mga lolo namin dyan. So, na-meet ko yung first time ko na ma-encounter sila. Sinamahan ko kasi yung mga pamangking ko na nag-aaral sa Muñoz, idinala nila ako doon. So kakilala pala nila ako, kasi hindi naman ako lumaki masyado sa Gimbana. So nakakatuwa po na mag-meet po tayo bilang magkakapamilya. Natutuwa po ako nung bisitahin ko po kayo sa Bunol. Of course, babalik pa po ako dyan. At yun, nakikinig pala sila. Meron pa kaming kamag-anak na kwan din, yung nag-radio reporter siya doon sa radio natin Gimba, si Pretty Woman. Pag nakita niyo itong kamag-anak kong to, talagang pretty siya. Yan. So sa inyo pong lahat, mga kamag-anak, mga kabsat, mga kasinsin diyan sa Bunol, binabati ko po kayo.
ng Happy Three Kings. So, mabuhay po kayo, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. So, ngayon ay tatapusin natin sa ano, no, sa isang panalangin. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa closing prayer po natin sa programang ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, nagkatawang tao ngayong anak na si Jesus upang makilala po namin siya. Nagpakilala siya at sana magkaroon po kami ng bukas na puso upang tunay na kilalanin namin siya, tanggapin namin sa aming puso. At siya yung tunay na maghari sa aming buhay. Nawa pangunahan po niya kami palagi sa lahat ng aming mga ginagawa. At nawa Ama, dumating din sa buhay namin na kami na ang tagapagpakilala ng iyong anak na si Jesus. Alam namin na ito yung tunay na kahulugan at kaligayahan ng buhay. Ang lubos namin siyang makilala at may pakilala sa lahat. Tulungan mo po kami, tulungan mo ang bawat pamilya namin, tulungan mo ang magawain namin ng ebanghelisasyon sa aming dioseses. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nagpapaalam po ang inyong Bulakenyong seminarista. Happy Three Kings po, Brother Rodel Paglilawan. Salamat po sa inyong pakikinig. Brother Jimmy Reyes po, ang inyong pang seminaristang Tagalog. So, muli po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano. Kita-kita po tayo sa mga taga-Munyos. Christmas party po natin mamaya. Alas 9. Alas 9 po. Opo. So, doon po sa San Sebastian School. Bumabati po sa inyo ang paring Ilocano, Diyos ti Agnina. Kada kayo, amin, Apo. Siya isang pangalan, siya ay buhay.